Gaya ng sinabi ng isang Puritan preacher, kung meron mang panalangin na dapat sinasambit sa iglesia ngayon, ito ay yung turuan niyo kami manalangin. We receive everything we ask from Him. Tinatanggap natin lahat ng hinihingi natin mula sa Kanya. Dahil tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Ginagawa ang mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Dahil tinutupad natin yung Kanyang mga utos, hindi dahil sa kakayanan natin tumupad ng utos. Hindi niya tayo tinutugon dahil ginagawa natin kung ano yung sinabi niya. Dahil yung paggawa o pagtupad ng Kanyang mga utos ay kalakip ng pagtawag sa iyo ng Panginoon. Hindi yung pagsunod ang kung bakit ka sinasagot. Hindi yon reward yung Kanyang sagot. Hindi yung reward sa iyong pagsunod. Kundi yung pagsunod mo ay bunga ng Kanyang biyaya. Kaya Kanya sinasagot. Yung pagtawag ng Panginoon sa isang tao, kalakip doon yung benefits ng Kanyang mga pangako. Yung pagtawag ng Panginoon sa isang tao, kalakip doon yung kaligayahang sumunod sa Diyos. Gawin yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Hanapin mo ang kabutihan ng iyong kapwa. Hanapin mo ang kabutihan ng isa't isa. Hindi natin ini-esteem yung mas marami akong alam kumpara sa Kanya. Usually, para itaas yung ating sarili, kailangan nating may ibang tao. Pero ang law of love is baligtad. Binababa yung sarili at tinataas yung iba. Regardless kung totoong mas may alam ka kesa sa Kanya. Ang pag-ibig ay higit sa kautusan. Dahil nung Old Testament, wala akong naalalang nabasa ko patungkol sa pag-ibig ng isang tao sa kanyang kapwa. Sa Diyos meron. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoon, a new commandment, bagong kautusan, ang binibigay ko sa inyo, na mag-ibigan kayo. Kasi never heard of yan. Ibigin mo ang iyong kaaway o lahat ng umaaway sa iyo. Dati, kantihan mo, mata sa mata, ipin sa ipin. A new commandment. Isang bagong kakaibang. Sabihin natin, weird na utos. Meron kayong mga kaaway? Opo, ibigin niyo sila. Na kahit ngayon sa ating panahon, parang imposible. Sabi sa 23, ito ang utos. Una, na magtiwala tayo sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Si Kristo ay nagmula sa Ama, nagkatawang tao, siya ang lumikha ng lahat, bumaba siya sa atin para makibahagi sa ating pagkatao, namuhay ng walang kasalanan, tinupad ang lahat ng batas para sa atin na hinihingi ng Diyos, namatay para sa atin, nabuhay namang muli, ngayong nasa kanan ng Ama upang mamagitan, babalik siyang muli upang maghari kailanman. Madaling memoryahin, pero ano ibig sabihin nyo? Kailan yung huling time na in-explain mabuti na ang pagtiwala kay Jesus is more than reciting isang certain doctrine o kaalaman? Madali magmemorya, pero mahirap umintindi. Ang ibig sabihin ng pagtitiwala kay Kristo, hindi lang alam mo yung patungkol sa Kanya, pero kundi nakatingin ka sa Kanya sa araw-araw. Iba yung may alam ka tungkol sa Diyos nang lumalakad ka kasama ng Diyos. Nakatingin ka kay Kristo. Lumalapit ka kay Kristo. Lumalakad ka kay Kristo. Nagtitiwala ka kay Kristo para sa iyong buhay at kaligtasan. Iyong pagkilala sa Diyos is more than intellectual. Ang pagkilala sa Diyos ay yung paglakad sa harapan ng Diyos. To enjoy God. Pwede kang makaalam ng doktrina nang wala kang kaalam-alam kung paano mag-enjoy sa Diyos.
The less joy na nakikita mo kay Kristo, the more entertainment ang hahanapin mo sa mundo. Kaya nakukuha ng isang tao na nakakilala kay Kristo o nakarinig ng maraming magagandang bagay sa kanya, nakukuha niyang bumalik o tumalikod sa lahat ng narinig niya at piliin yung mundo dahil kahit kailan wala siya nakitang maganda kay Kristo. So pinagkakatiwala natin yung ating buhay sa Kanya, pati yung ating kaligtasan. Anawain niyo mabuti yung salitang pinagkakatiwala ko yung aking kaligtasan kay Jesus. Kung meron man maliit na bahid ng pagkatakot, uncertainty sa iyong kaligtasan, kailangan mong ayusin yung pagtingin mo kay Kristo. Kung siya ba ay isang Kristong diskumpiyadong tumupad sa kanyang pangako, o kaya niyang tuparin fully yung lahat ng kanyang binitiwan? Isa ba siyang makapangyarihan tagapagligtas para sa iyo? Kung hanggang isip lang siya at hindi siya bababa sa puso, knowledge lang siya. Kaya maraming Christian ang maraming alam sa Diyos pero hindi tumatawid sa pagtitiwala sa Diyos. Kaya afford nilang hindi mag-alala tungkol sa habili ng Diyos, sa gospel ni Kristo. Kasi enough na for them yung alam nila yung tungkol sa Diyos, na hindi nila kailangan sumunod basta may alam sila. Isipin nyo mabuti kung ano yung kahulugan para sa inyo ng pinagkakatiwalaan nyo yung inyong kaligtasan kay Kristo. Hindi lang yung malaman natin yung tungkol sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin. Kasi ginawa na ng Diyos yung kanyang part eh. Ang part natin is yung sinasabi sa 23. Utos that we should believe in the name of His Son Jesus Christ. Napakasimple nung grammar na tayo ay magtiwala. Pero kung magte-take time ka na magmuni-muni dito, napakalaking palaisipan. Ano ang ibig sabihin ng pagtitiwala ko kay Kristo? Tunay ba akong nagtitiwala? Wala ni anumang bahid ng pag-aalinlangan ba? May bahid ba ng takot? May bahid ba ng pag-aalangan? O totoong nagtitiwala ako kay Kristo? Paglakad sa Diyos is imposible sa atin kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Pero ang paglakad sa Diyos ay higit pa kesa sa pag-obey ng commandments. What makes you keep His commandments? Bakit ka sumusunod? Dahil ba may makukuha ka? Dahil ba, dahil pag sinunod ko to, makukuha ko lahat ng hihingin ko? Or sumusunod ka sa Diyos dahil iniibig mo siya? Babalik ka sa law ng pag-ibig. Hindi niya sinabing pag-e-enrolling ko sila sa seminary para malaman nila yung batas ko. Pagba-Bible studying ko sila para malaman nila yung batas ko. Sinabi niya, isusulat ko mismo yung aking batas sa kanilang puso. Yung biyaya ng panibagong kasunduan kay Kristo, ito ay handog ng Diyos sa iyo at ang galaw ng banal na Espiritu. Ito ay exclusive o natatangi para sa mga pinili lamang ng Diyos, sa mga tupa. Kaya hindi ito under ng law, kasi hindi na to tungkol sa kaya mong gawin o kaya mong i-accomplish sa pagsunod. Hindi na to yung because we keep His commandments. Yung bagong covenant, since nasa sayo na ang Diyos ng pag-ibig, ikaw ay kinasasakupan na ng batas ng pag-ibig, batas ng pagkukusa, na gawin o hanapin ang lahat na kinalulugod ng Diyos. October 20th, 1948, nilusob ng mga communist rioters ang southern bayan ng Sonchon sa Korea.
Nagsimula silang pumatay doon ng kahit sinong makita nila. Noong ika-21 ng buwan na yon, napaligiran ng mga grupong kampi sa mga komunista ang paaralan kung saan ang 5 sa mga anak ni Son ay nasa loob. Hinamon nila sa labas ang panganay, si Dong In, dahil alam nilang kaibigan siya ng mga sundalong Amerikano. So lumabas si Dong In para ipagtanggol ang kanyang sarili at nagmamadali rin lumabas para tumulong ang kanyang nakababatang kapatid na si Dong Sen. Pero pinagtulungan sila ng mga kabataan at dinala silang duguan. Nagmakaawa ang magkapatid na Son sa mga bumiyag sa kanila na tumigil sa pakikipaglaban sa mga kapwa Koreano at tumingin kay Kristo, tanggapin si Kristo. Pero hindi sila pinakinggan. Sa halip, binaril nila ang kapwa sina Dong In at Dong Sen. Paulit-ulit na tinatawag ng magkapatid ang pangalan ni Jesus hanggang sila ay mamatay. Ang pag-aalsang komunista ay tumagal ng wala pang 1 linggo. Madaling nasakop muli ng mga sundalo ng pamahalaan ang bayan. Isa sa mga naaresto ay ang kaibigan ng magkapatid na Son, si Chai Sun, na inakusahang pumatay sa magkapatid dahil sa iba ang kanilang paniniwala. Ang balita ng pagkamatay ng kanyang mga anak na lalaki ay nakarating kay Pastor Son Yang Won na may dalamhati at tuwa. Pagkatapos nito, nagpadala ng mensahe si Pastor Son sa pamunuan ng Son Chun. Namamanhikan na huwag ipapatay ang pumatay sa kanyang mga anak. Sa halip, gusto niya itong ampunin at turuan tungkol kay Kristo. Matapos umamin si Chai Sun sa pagpatay sa magkapatid, binigay siya kay Pastor Son para isama pa uwi. Kumalat sa buong Korea ang balita tungkol sa pagpapatawad ni Pastor Son kay Chai Sun. Nilaan ni Pastor Son ang kanyang sarili sa pagtuturo kay Chai Sun. At di kalaunan, naging Kristiyano ang binata. Sa loob ng 2 taon, naging estudyante siya sa Bible Institute ng Korea. Hanggang finally, naging minister. Noong June 25, 1950, nagpunta si Pastor Son sa port ng Samchungpo, kung saan siya nagplanong humarap sa mga kapulungan ng Busan. Noong araw ding yon, napigil ang regimen ang pagsalakay ng mga komunistang lumusob mula sa Hilaga, umabot hanggang Seoul, kahit na may ceasefire agreement mula sa UN. Nagsimula na yung gera sa Korea. Kung magtatagumpay yung komunismo, sasakupin nito sigurado yung South. Sa pagnanais na ihanda ang kanyang congregation, nanatili si Pastor Son sa San Chunpo ng 2 linggo at nagdaos ng mga pagpupulong ng iglesia. Nang bumalik si Pastor Son sa Ayangon noong July 7, nakita niya nag-aalala para sa kanya ang congregation. Binalaan nila siyang tumakas sa Yosu bago dumating ang mga komunista. Eh dahil siya ay isang Kristiyanong pastor, delikado ang kanyang buhay, nanganganib. Tumanggi si Pastor Son. Ang sumunod na buwan ng July 1950, dumating ang mga sundalo sa Yosu, nagsimulang sakupin ang bayan. Bago matapos ang buwan, nagdaos sa mga mamamayan ng bayan ng emergency board meeting para magpasya sa kanilang gagawin. Pero nilinaw na ni Pastor Son ang kanyang katayuan. Bilang mga Kristiyano, dapat silang maging handa na tumayo sa kanilang paninindigan laban sa komunismo, kahit na ang kapalit nito ay ang kanilang mga buhay. Marami ang hindi sumang-ayon sa kanya. Sa huli, kinampihan pa rin ng mga opisyal ang pastor. Sumunod ng mga linggo, inangkin ang hukbo ng Communist People's Army, ang bayan ng Ayamon. Isang araw, pinasok ng Communist Police ang sambahan ni Pastor Son. Kinaladkad siya sa Yosu Police Station. Doon kinulong siya ng 1 buwan. Ang madaling araw ng September 27, 1950, kinuha si Pastor Son ng maarmadong kapulisan. Sinabing dadalhin daw siya kasama ang mga bilanggo pabalik sa Songchun para palayain.
Nakuha pa nga magbahagi ng gospel ni Pastor Son sa isa sa mga bantay na madalas bumugbog sa kanya. Pero nang ginagabihan, binaba lahat ng mga bihag sa isang madilim na bukid kasama si Pastor Son. At isa-isang binaril. Noong June 1949, sinulat ni Pastor Son sa isang journal entry, "Sinusuri kong maigi ang aking sarili sa oras ng aking panalangin ngayong umaga. Karapat dapat ba akong maging anak ng Diyos? Isang lingkod ng Panginoon? Isang templo ng banal na Espiritu? Nawa ipagkaloob ng Panginoon ang biyaya niya upang aking ilaan ang aking sarili sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kaharian. Na may alay ko ang buhay ko para sa aking pamilya. Na may alay ang buhay ko at ang buhay ng aking pamilya para sa iglesia. Na may alay ang buhay ko, ang buhay ng aking pamilya at ang buhay ng iglesia para sa bansa. Na may alay ang buhay ko, ang buhay ng aking pamilya, ang buhay ng iglesia at ang aking bansa para sa aking Panginoon."